function. So, yan ang matutunghayan ninyo dito sa video na to. At sana tapusin nyo hanggang matapos para maintindihan nyo ang buo. So, ang pinaka striking sa video na to, malalaman ninyo dito kung anong mga pagkain na maaring nakatulong sa atin para mabush yung ating brain power, ating utak, at maganda ang kanyang function. So, ayon sa research charges that regular exercise may improve cognitive function, na italakay ko na rin yan sa mga nakaraan kong vlog, na ang cognitive function ay isang uri yan ng disease, yung kasama yung Alzheimer disease. Dito sa Mirox TV, salamat sa Diyos sa panibagong araw na bigyan niya sa atin, na may buhay tayo at lakas para sa mga pagkakataon sa inyo na makapag-share sa inyo na may kinalaman sa ating kalusugan. So, ang topic natin ngayon guys, kung kumain ka daw ng mga pagkain na maganda sa ating mental, ang inyo ring katawan ay kasama na rin. Ano ang mga pagkain na food are partially important if your green matter happy and healthy. So, kung ano daw yung mga pagkain na iba't-ibang pagkain na maaari natin kainin para magiging healthy ang ating brain at kasama na rin yung ating katawan. So, yan ang matutunghayan niyo dito sa video na to. At sana tapusin nyo hanggang matapos para maintindihan nyo ang buo. So, ang pinaka striking sa video na to, malalaman ninyo dito kung anong mga pagkain na maaring nakatulong sa atin para mabush yung ating brain power. Ayan, whole grains. So, ang whole grain guys ay nakatulong. Ang whole grain may improve kan concentration and focus. Para makakonsentrate at makapokus ka, maganda daw yan whole grain. Ayon sa statement dito, pili fish. Ayan, may promote health brain function. Ayan guys, ang oily fish ay nakakatulong yan para daw kalusugan ng ating brain function. So yan ang statement dito. Sa number 3, blueberry. Boost short term memory. Ayan guys. Sa number 4, tomato. Ang tomato guys may prevent free radical damage. So, ang free radical damage guys, so isang substance yan na nagkukusya ng mga karamdaman or mga sakit. Sana guys natunan nyo ang video na to, at ako na rin ay humingi sa inyo ng pasensya kung ano man ang pagkukulang ko sa pag-discuss sa inyong tungkol sa tinatalakay natin ngayon. At kung may mga comment kayo dito sa video na to, maaari lang kayong mag-comment dyan sa comment box.
fried pigs. Ang itlog pala, Midday Green Screen Kids. Ayan guys, so ang itlog pala ay maganda sa ating brain. Ayan guys, Black, sa number 6, Black Quran. May reduce anxiety and stress. So, ang Black Quran ay isang uri ng prutas na nakapagbawas sa mga anxiety and stress sa ating brain. Sa number 7, pumpkin seeds. Yan. May enhance and boost mood. So, ang pumpkin daw, pag yan ang ating kinain, ay nakakatulong para ma-enhance ang ating enhance and boost mood. Maganda ang mood pag kumain ka dito ng pumpkin seeds ayon sa statement natin pinatalakay dito ngayon sa video na ito. 8. Broccoli. Ang broccoli ni improve brain power. So ang broccoli, pinatalakay ko na rin yung broccoli sa marami niyang mga benefits. So ang kailangan lang dito ay sa tamang ano lang, tamang diet lang, kasi ano ko rin tong broccoli na makasama siya sa tinatalakay ko nung nakaraang vlog na may kasama siya sa Getrogenic. So yung Greek Getrogenic, sabi ko nung nakaraang vlog, ay kasama siya sa nagkukus ng bitter. So ang kailangan lang natin dito ay moderation. Ayan guys, sa number 9, sagi. Or what? Pronunciation that ay ang sabi is sagi. May boost memory and concentration. So boost yung palakasin daw ang ating memory at concentration. Pag itong sagi ay ating kinain. And guys, sa number 10, nuts. So ang nuts guys, nuts may help protect healthy brain function. So ang nuts para sa magandang ating malusog ang ating utak at maganda ang kanyang function dito sa nuts. Sana sa nabanggit ko sa inyo guys may naintindihan kayo at may natutunan kayo kahit paano. At kung mahilig kayo dito sa mga ganitong video, huwag sana niyo kalimutan na suportaran ang channel ko, ang Melraps TV. I-consider niyo ang Melraps TV to subscribe. Dahil nagtuturo ako dito ng mga tips na may kinalaman sa ating kalusugan. At kung may mga comment kayo na sa video na to, maaari lang kayong mag-comment dyan sa comment box. At kung may mga topic kayo na sa tingin nyo magandang pag-usapan, maglagay na rin dyan kayo sa comment box. At kung gusto nyo na ma-shoutout yung pangalan nyo, maglagay na rin dyan kayo sa comment box. Maglagay kayo hashtag
Kaibigan Rocks TV para ma-shout out yung pangalan niyo. So, ayon sa research, suggests that regular exercise may improve function. So, ang cognitive function na italakay ko na rin yan sa mga nakaraan kong vlog, na ang cognitive function ay isang uri yan ng disease. Yung kasama yung Alzheimer disease. Ayon sa research ay may mga pagkain daw na nakatulong sa ating brain power supplement na para sa ating brain. Kung sa tingin nyo ay kulang kayo sa mga sa nabanggit ko dyan, ay hindi nyo na-achieve, hindi nyo nakuha ang mga pagkain na kailangan sa ating brain, ay may supplement dito na maganda sa ating brain. Having a nourishing, well-around diet give your brain the chance of avoiding disease, para daw makaiwas sa mga sakit. May mga may supplement dito na maganda sa ating brain. Yan guys, so ang kailangan lang natin, essential, if you are considering taking a supplement, it is a best to discuss with your GP or qualified health care professional. So kung gusto nyo na mag-take ng supplement para sa ating brain, ay maaari lang kayong i-konsulta muna nyo sa mga pharmacist or sa espesyalista para matulungan kayo pag yan ang gagawin nyo. At sana naintindihan nyo ang video na to at may natutunan kayo at magpaalam na sa inyo at salamat at ingat kayo palagi and God bless. Please subscribe my channel Mel Rap CV and click on the bell icon. Thank you.